isang araw po sa inyo. Ito po ang sinasabi ko na siyang natagtuan o sa bandang ganun. Ito po mula doon, sa gawin na Diyos hanggang sa taas, siya po ay dating hagdan, kumbaga, daanan ng tubig pagka naulan, taba. Ngayon po, nagkamaroon na siya dito ng isang parang crater na rin po. Ibig sabihin po, yung banding yon, yung nanggagaling doong abo, na halos ay doon na tumabon. Para ngayon po, tingnan nyo, oh, ganun na lang siya. Dati kasi ang hukay niya, nalagnas pa pa ganun. Malalim po yan, malalim. Ngayon, yan po yan. Wala po dati kasing dating usok dito. Dito sa may parte na to, tayo po ay parang wala pa sa kalahati, kumbaga sa pakihat sa mismong crater. Dito po, ito po ang una kong napansin noong minsan nagpunta po ako dito. Dito sa may side na to, nakikita natin yung mga umuusok, may mga bagay na madilaw-dilaw. Yun po yung sulfur na sumisingaw. At then, siya po yung parang, yung, sa tingin ko po yung mga dilaw na yan, yun yung init ng factor ng ating vulkan hanggang sa bandang ganun po, yun po. Meron pa rin isang hukay. Titingnan po natin kung kaya natin silipin. So, dito sa batatang. Yung kanyang puno sa sobrang ng init, parang na siyang kwan, nag-aapoy, parang na siyang nauuling. Yan, isa po yung sinasabi ko, oh, dalawa po halos sila. Dito sa magparting ito, mataas yung kanyang itinabong lupa na galing siguro dyan sa ating crater. Ito po kasi simula nga doon, sinasabi ko, simula po doon parang agbang lang yan, bangin, kung baga siya hindi alam yung lagnas, bangin. O ano pa bang tawag ng ibang doon sa mga ganong parte na palalim. Ayan po eh, simula doon parang diretso lang po. Ngayon nagkamaroon na siya ng parang natabunan na ganon, para siyang nagkaham, kumbaga malaking ham, nabutas kasi yun doon, tapos parang nagkaham, tapos ito parang ganon din. Nagkamaroon siya ng parang loob ng vulkan na meron ding ham. At talaga pong, kaya po sobrang aking malasakit sa mga taga rito ay talagang parang dekada. Dekada bago pa makabawi uli ang ating Taal. Sana naman po ay huwag kaming pabayaan ng Panginoon na ito po ay sana ay sa loob lang ng isa taon o wala pang isang taon ay manumbalik uli yung mga punong namatay. Na talaga pong puno na lang. Ito po, kagaya nito. Parang puno na lang siya na wala na siya talagang dahon. As in, katawan na lang ng puno ang natitira. Sa gawi pong ito, palibasa po, itong lugar na to ay aking talastas din at ako po ay nagpatna pa rito. Ito po, ang lugar na ito ay kahuyan, kumbaga ay mga puno. Ngayon po, tingnan natin, parang na siyang disyerto, oh. Wala na. Wala na, hindi na lang tayo makakagawi sa mismo doon at medyo delikado na rin. At pinangangalagaan ko rin po ang aking sarili para lang po ko. Para lang po ako, kan, tingnan po itong mga gawin na to. Talaga ito po, eh, dati hindi nyo halos yung makita dahil sa puno na siya ng kahoy. Ngayon, may makikita man tayong kahoy. Ay, kumbaga ay tuod na lang. Tuod na lang. Yan, may pati na. Ito, isa kong pinagtataka dito. Talaga, ito dati, wala to eh. Hanggang doon. Wala yan, yung mga dilaw-dilaw na yun. Part na yan, hanggang parang isa init. Nagkakameron siya ng orange, yellow, sa sobra na ng init. Ayan, nagka-meron doon ng hukay sa paparon. Subukan po natin, baka makakalipata dito. Imus niyo. Pero ito, ito sabi ko, nagsadyang humukay. Nagka-meron. Dito pala nagsimula din. Dito pala, isang party din ang puputo. Thank you.
po. Yung lugar na to kung saan ang sinasabi ko, ito po dyan siya nagbutas na nagbigay ng abo pataas. Kumbaga ito po dati talaga ay isang agbang lang, lagnas lang. Ngayon nagkameron siya ng butas dito. Dito po pala isa lugar kung saan baga mismong pumutok yung ating crater. Ano po, ito po ay halos wala pa rin po to, wala pa po tayo sa kalahati. Kung halimbawa papunta tayo ng crater, dito po pala talaga ito. Kumon, ito po talaga ay kahuyan. At yan nga po, dito ako nagtaka kung bakit ito ay naging ganito na. Ngayon ay nasaksihan ko na, na dito pala mismo sa lugar na to, ay nagkameron siya ng butas. Kumbaga dito siya nagumpisang sumabog. Sumabog na siya dito, o nagkameron na siya ng butas dito. Kaya mga, ako po yung nananawagan na talaga pong ating tulungan.